Sa kalagitnaan ng gabi sa Los Angeles, si Luis ay pumasok sa isang bakuran ng tren at nagsimulang putulin ang isang bakod na kadena. Bigla niyang nakita ang isang ilaw na papalapit at mabilis niyang itinago ang kanyang mga gamit bago siya mahuli ng isang gwardiya na humihingi ng isang ID. Lumapit si Luis na kunwaring makikipagtulungan para lang atakihin ang gwardiya, patumbayin siya at nakawin ang kanyang relo. Pagkatapos pumunta si Luis sa isang bakuran ng scrap at ibinenta ang bakod sa foreman matapos ang mahabang oras ng pagtawaran sa presyo. Pagkatapos nagtataka siya kung naghahanap ng empleyado ang foreman gamit ang sandamakmak na korporadong jargon para ibenta ang sarili. Agad na tumanggi ang foreman kaya't humiling si Luis ng walang bayad na internship para sa karanasan. Subalit sinabi ng foreman na hindi niya kailanman kukunin ang isang magnanakaw. Ibig sabihin alam niya kung saan nakuha ni Luis ang bakod. Maya-maya habang nagmamaneho si Luis, nakita niya ang ilang kotse ng pulis na dumaan kaya't huminto siya upang malaman kung ano ang kaguluhan. Lumalabas na may naganap na aksidente at ngayon ay may nasusunog na kotse na may mga tao pa sa loob. Sa sandaling iyon, dumating si Joe at ang kanyang empleyado para i-record ang lahat kaya't si Louie ay nanood ng may maraming pag-usisa at atensyon. Nang sila, pagkatapos nila, tinanong ni Louie si Joe tungkol sa trabaho at ipinaliwanag niya ang siya isang stringer. Ibig sabihin ay nagmamadali siya sa mga lugar kung saan may naganap ng krimen o aksidente at nire-record ang lahat. Pagkatapos ay ibinibenta niya ang footage sa pinakamataas na magbabayad na newscast. Ang tanging kailangan ng isang stringer ay isang camera at isang police scanner. Nang makita ni Luis ang trabaho na kakitakit, tinanong niya kung naghahanap pa sila ng tao ngunit sinabi ni Joe na hindi. Kinabukasan, nakita ni Luis ang aksidente sa telebisyon at naging mas determinado siyang makapasok sa negosyong ito. Bumisita siya sa beach at naghihintay sa isang lalaki na mawala sa pansin para nakawin ang kanyang bisikleta, tapos pumunta siya para iprenda ito. Hindi pumapayag ang may-ari ng tindahan na tawaran ng presyo gaano man kalaki ang pangungulit ni Luis, kaya hiningi na lang niya ang store credit at nakakuha ng camcorder at police scanner bilang kapalit. Nang gabing iyon, ginamit niya ang scanner para makinig sa lahat ng ulat sa lugar, para lamang malaman niya na hindi niya maintindihan ang mga code at na kailangan niyang makahanap ng mabuting ruta para makarating doon agad. Una siyang dumating sa isang simpleng pag-aresto at agad siyang pinaalis ng mga pulis. Sunod sinubukan niyang i-record ang isang babae na hinarang ng mga pulis dahil sa pagmamaneho ng lasing, ngunit mabilis na namang pinalis siya ng mga opisyal. Sa huli narating niya ang pinangyarihan ng isang nakamamatay na carjacking at nakalapit sapat sa biktima upang makakuha ng ilang talagang graphic na footage. Ito ay nagpapagalit sa isang pulis at agad na pinalis si Luis at isa pang stringer, na minumura din si Luis dahil ngayon hindi na niya matatapos ang pagre-record. Binaliwala ni Luis ang kanyang galit at sinundan siya para marinig ang usapan niya sa telepono upang matutunan kung paano makipagnegosasyon sa mga balita at magkano ang dapat singilin. Pagkatapos ay pumunta si Luis sa Channel 6 at ipinakita ang footage kay Nina, ang direktor ng balita, na agad na humanga sa kung gaano siya kalapit na kuhaan. Tinawag niya si Frank na producer, pero nagpanik ang lalaki sinasabing hindi nila maipalabas ang mga graphic na larawan sa isang morning show. Sinabi ni Nina na magdadagdag lang sila ng babala at ipinaalala niya na siya ang boss, kaya pumayag siyang bilhin ang footage. Sinubukan ni Luis na makipag-ayos pero sa huli, hindi siya nakakuha ng pera gaya ng inaasahan niya, pero sinabi sa kanya ni Nina na marami siyang potensyal at kailangan lang niya ng mas magandang camera dahil hindi maganda ang kalidad ng imahe niya sa ngayon. Dahil pumapayag siyang bumili pa sa kanya sa hinaharap, tinanong ni Luis kung ano ang pinakamabenta sa ratings, at ipinaliwanag ni Nina na interesado ang kanilang mga manonood sa mga grabing aksidente at marahas na krimen sa mayayamang puting lugar. Kinabukasan nakita ni Luis ang kanyang video sa TV at pakiramdam niya sa wakas ay nakamit niya ang isang bagay. Inilipat niya ang video clip ng balita sa kanyang computer at hinanap ang listahan ng mga code ng pulisya online upang matutunan ang kanilang mga kahulugan. Makalipas ilang sandali, nakipagkita siya sa isang bat na lalaki na nangangalari para sa isang manayang. Muli, gumamit siya ng maraming korporadong salita para magtanong at pasalitain si Rick tungkol sa kanyang sarili. Ngunit sa huli ay kinuha niya ito dahil meron siyang telepono, alam ang hangin, marunong gumamit ng GPS. Ibinunyag ni Louie na ito ay isang hindi bayad na internship, nagprotesta si Rick. Kailangan niyang bayaran kahit kaunti dahil halos wala na siyang tahanan. Matapos ang mahabang diskusyon, pumayag si Luis na bayaran siya ng $30 bawat gabi. Sa gabi si Luis at Rick ay naghihintay sa kotse habang nakikinig sa police scanner para sa isang kawili-wiling insidente at ginagamit ni Luis ang pagkakataon upang turuan si Rick ng mga police code. Matapos ang maraming oras ng kawalan, sa wakas ay nakatanggap sila ng balita tungkol sa sunog kaya nagmadali sila doon. Si Rick ay dapat maghanap ng pinakamatabang ruta sa GPS at magbigay ng direksyon, ngunit nagmamaneho si Luis na parang baliw at sumisigaw sa kanya dahil desperado siyang maunang dumating sa pinangyarihan. Naging sobrang kinakabahan, si Rick ay aksidenteng nagbigay ng maling direksyon at pagdating nila sa tamang lugar ay huli na dahil naisakay na ng mga paramediko ang biktima. Matapos tuksuhin ni Joe dahil sa kanyang pagiging huli, nagalit si Louie kay Rick at hiniling ang mas mabuting komunikasyon, kaya naman hiniling ni Rick na huwag siyang apurahin. Sa susunod na makakuha sila ng magandang lead, hindi na sumigaw si Louie kay Rick at nakarating sila sa tamang oras. Gayunpaman, isinara na ng pulisya ang ninakawang bahay at wala nang kawili-wiling record. Hindi sumuko si Luis at naghintay na maging abala ang mga pulis, saka siya pumasok ng patago sa bahay para hanapin ang mga butas ng bala. Kusina, inayos niya ang mga larawan sa ref para magmukhang mas trahedya at tinapos ang footage sa mga butas sa bintana na nagpapakita ng mga biktima na nakikipag-usap sa pulisya. Bago umalis, nagnakaw siya ng ilang basurang mail para makuha ang mga pangalan ng mga biktima. Ilang sandali lang, dinala ni Luis ang footage kay Nina na talagang nagustuhan ito. Nagwala si Frank dahil malinaw na pumasok si Luis at nanakaw ang mga pangalan mula sa pribadong korespondensya. Ngunit nagpa siya si Nina na gamitin pa rin ito mula doon. Mula noon, naging matagumpay sina Luis at Rick sa paghahanap ng magagandang kwento at pag-record ng mga ito para ibenta kay Nina pagkatapos. Nakita ni Rick ang pinakamahusay ng mga ruta para kay Luis upang makarating sa pinangyarihan na mabilis at tinirecord ni Luis ang bawat detalye ng kakilakilabot ng walang kahihiyan habang iniwasan ng mga pulis. Lagi siyang nanonood ng TV para makita ang kanyang sariling gawa sa screen at tinadownload niya lahat ng clips para gumawa ng koleksyon sa kanyang computer. Pagkakaroon niya ng sapat na pera, bumili siya ng mas magandang camera para sa kanyang sarili at isa pa para kay Rick upang makunan mula sa ibang anggulo.
Isang gabi, naunahan nila ang pulisya sa isang aksidente sa sasakyan. Sinusubukan ni Lewis na interviewin ang isa sa mga driver, na minumura siya dahil desperado siyang makausap ang operador ng 911. Susunod, sinuri ni Lewis ang mga sirang kotse at natagpuan ang isa pang driver na patay sa madilim na lugar. Kaya hinila niya ang katawan hanggang sa harap ng ilaw ng kotse para mas magandang kuha. Kinuhanan niya ng video hanggat makakaya niya hanggang sa dumating ang mga pulis at pinalis siya. Nakita ni Joe ang pagdaan niya. At napagtanto niyang nawala na siya sa pagkakataong ito. Paglaon, nang dalhin ni Louie ang footage kay Nina, napansin niyang may dugo sa kanyang manggas, ngunit hindi niya ito pinansin at nagaya siyang maghapunan. Sa una, tinanggihan siya ni Nina, sinabi niyang ayaw niyang isakripisyo ang kanilang profesional na relasyon. Subalit, ipinahiwatig ni Louis na titigil siya sa pagbibigay sa kanya ng magandang footage kung tatanggi siya, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin. Kung saan, ang pagkikipag-encounter sa isang pagkapatuloy ay naging isang option para sa mga pagkakataon na bumuo ng isang sistema ang pag-aral sa paglaban sa pagkapatuloy na ang pagkapatuloy ay maaaring muling isang bagay na tinanggihan siya ni Louis at nang patuloy siyang kulitin ni Joe, nagbanta si Louis ng karahasan. Galit na galit si Joe habang minumura niya ang pangalan ni Louis. Pagdating ng Sabado, nagsalo sa hapunan sina Louis at Nina sa isang restaurant na tinamin ni Louis na gusto niya itong maging kanyang kasintahan. Muli, tinanggihan siya ni Nina, sinasabing ito ay dahil lamang sa profesional na kagandahang loob. Agad na sinimulan ni Louis ang pagbanggit ng maraming datos na kanyang natuklasan sa kanyang pananaliksik, binibigyan din na ang kanyang istasyon ng may pinakamababang rating at ang kanyang mga video ang nagdala ng libu-libong bagong manonood. Nagpapahiwatig ito na ang sitwasyon ay nangangailangan ng pag-aaral sa pagkapatuloy sa pag-aaral sa pagkakataon na ang pag-aaral sa pagkakataon ay maaring maging isang bagay na wala nang pagpipilian si Nina kundi ang simula ng pagkikita kay Louis tuwing weekends para magluko ng magkasama kapalit ng eksklusibong pagbebenta ng mga video sa kanya lang. Pagkatapos ng ilang panahon, nagkamali si Rick ng ruta at hindi nakarating si Louis sa pinakamalaking pangyayari ng gabi. Nauna si Joe at ang kanyang team sa pagkuha ng mga footage at tinukso ni Joe si Louie dahil dito. Sa pagkatapos ng gabi, dinala ni Louie kay Nina ang ilang mga recording ng mas maliliit na krimen at nagalit si Nina dahil ang kanilang karibal na channel ang makakakuha ng mas malaking kwento sa halip. Magagalit ang kanyang mga boss at pakiramdam niya ay parabang ibinigay niya ang kanyang katawan ng walang kapalit. Kinabukasan, pinanood ni Louie ang footage ni Joe sa kalabang channel at nagalit siya ng sobra na binasag niya ang salamin ng kanyang banyo. Nagnanais ng paghihiganti, nagpasya siyang gumapang papasok sa bahay ni Joe at suluhin ang kanyang van. Nang gabing iyon, dumating si Louie at Rick sa tamang oras para kunan ang isang aksidente sa sasakyan. Ang Ferd Kern Nerdoy ay nag-fur-kyat. Dito na anger. Akala ni Rick ay mali ang mag-record ng kapwa stringer at sinabi niya na isa si Joe sa kanila. Ngunit hindi alintana ni Louie at lumapit pa rin para kunan ang lahat. Nagtitik si Joe kay Louie ng may galit habang siya ay nabibilaukan sa sariling dugo. Makalipas ang ilang gabi, sapat na kabilis sina Louie at Rick para makarating sa isang malaking mansyon na napasok na bago pa dumating ang mga pulis. Palihim na pumasok si Louis at nakita niya ang mga kriminal na tumatakas sa eksena, kaya nagtago siya sa mga bushes para kunan ang kanilang mga mukha at plaka ng kanilang van. Pagkatapos pumapasok si Louis sa bahay at inire-record ang bawat patak ng dugo sa sahig, sinusundan ng bakas para mahanap ang mga katawan ng biktima. Isa-isa, siniguro ni Louis na kunan silang lahat at nagdagdag pa siya ng footage ng isang walang lamang duyan na may sapat na pagtatayo upang ipaalam sa manunood na maaring may patay na sanggol dito. Nang matagpuan niya ang huling bangkay, napagtanto niyang buhay pa ang tao. Ngunit imbes na tulungan niya ito ay kinunan niya pa rin ng video bago tumakas kasama si Rick bago dumating ang pulisya. Huminto sila ng kotse ilang block lang ang layo para mabilis na maihiwalay ni Louis ang mga kriminal at ang buhay na biktima mula sa footage. Ilang saglit lamang ay dinala niya ang video kay Nina, na lubhang humanga. Tulad ng dati nagpanik si Frank, kaya tinawag ni Nina ang abogado ng istasyon para makasiguro na legal ang lahat. Ipinaliwanag ng abogado na lumalabo ang mga linya, ngunit hanggat hindi nila ibubunyag ang address at tatapalan ang mukha ng mga biktima, ayos lang dapat sila. Pagkatapos, humingi si Louis ng 50,000 piso para sa footage. At nang tumanggi si Nina na ibigay ang halagang iyon, bigla siyang sumabog. Ang pagkaras ay nagpaktat yung magkano na yung magtros pagkasawid at kano na yung trusyos magkano na yung magtros magkano na yung maaaring maging isang bagay na hinihiling ng walang reklamo. Gawing kredito ng mga anchor ang kanyang kumpanya na Video Production News. At ipakilala si Louis sa lahat ng aming mga kasamaan upang makapagsimula siyang makipag-ugnayan. Takot na takot, ang tanging magagawa ni Nina ay pumayag. Nang sa wakas ay oras na para mag-leave, nananatili si Louis at nanonood ng may kasiyahan habang binabanggit ng mga anchor ang kanyang kumpanya habang ipinapakita ang footage. Ang mga anchor ay kailangan ding ilarawan ang eksena ng krimen at patuloy na binibigyan sila ni Nina ng mga cue upang gawin itong mas dramatiko, mas grafiko, at nagpapalaganap ng takot. Nang magpahinga sila para sa isang commercial, tinawagan ng mga boss ni Nina si Louis para batiin siya at hiniling na makipagkita. Kinabukasan, pumunta si Detective Frontieri at ang kanyang kasama sa apartment ni Louis para magtanong. Sinasabi ni Louis na gumawa siya ng kwento, na narinig niya ang mga putok at pumasok siya sa bahay na may intensyong tumulong, pero huli na kaya nagumpisa siyang mag-record na lang. Naalala niya ang pagkakita sa isang van na umaalis ngunit hindi niya nakita ang mukha ng mga kriminal. Hindi kumbinsido ang mga detective pero wala silang magagawa kaya umalis sila. Pagkatapos ay hinanap ni Louis online ang plaka ng sasakyan at nakuha ang address ng isa sa mga kriminal. Pumunta siya doon kasama si Rick at naghihintay sila sa labas ng bahay para lumabas ang kriminal. Nang mapansin ni Rick ang van, nagtataka siya kung bakit ayaw tawagan ni Louis ang mga pulis ngayon. Kaya ipinaliwanag ni Louis na gusto niyang pumunta ang mga kriminal sa isang mas magandang lugar. Umaasang lalaban sila sa pag-aresto para mas magandang kwento. Nagpanik si Rick at sinabi niyang masyado na itong mapanganib, kaya hinihingi niya ang dagdag sahod. Pinapili siya ni Louis ng numero at sinabi ni Rick na $75 kada gabi. Agad itong tinanggap ni Louis. Ang reaksyon niya ay nagpakita kay Rick na maaari sana siyang humingi ng mas malaking halaga, pero nang subukan niyang humingi ng mas magandang numero, sinabi sa kanya ni Louis na huli na. Nang sa wakas ay lumabas na ang kriminal sa bahay, sinundan siya ng dalawa at pinanood nilang sunduin niya ang kanyang kasama. Pagkatapos ay patuloy nilang sinundan ang mga kriminal hanggang sa huminto sila sa isang fast food restaurant. Sa wakas, tinawagan ni Louis ang mga pulis, binibigyan sila ng detalyadong description at sinasabing armado ang mga kriminal. Nilinaw pa niya na ito ang mga hinahanap ng sila rin sa kilalang krimen at nagpakilala siya bilang tao na katuklas sa kanila. Honele, minyan sa inyo, chancho, iso. Walang ba iso adat?
Pagkatapos ibaba ni Luis ang tawag, napagtanto ni Rick na hihingi niya ang gatimpala na inilagay ng pulisya sa mga taong ito at hiningi ang kalahati nito. Nagalit si Luis ngunit talagang kailangan niya ng pangalawang camera para sa mga dagdag na angulo, kaya pumayag siyang magbayad at tumayo si Rick sa kabilang panig ng restaurant. Dinagtagal, dumating ang mga pulis at nanglapitan nila ang mga kriminal. Nagbukas ng apoy ang mga lalaki na nagdulot ng barilan na ikinamatay ng ilang tao. Sina Luis at Rick ay kumukuha ng lahat habang isa sa mga kriminal ay pinatay din at ang isa pa ay nasugatan. Pero kaya pa niyang tumakbo at sumakay sa kanyang van para tumakas. Agad na hinabol ng mga pulis ang lalaki at kinuha ni Luis si Rick bago sila sumunod. Habang nagmamaneho si Louie na parang baliw, paulit-ulit niyang sinisigawan si Rick para hindi ito tumigil sa pag-record. Sobrang baliw ng habulan ng kotse na isang sibilyan na kotse ang bumangga sa isang sasakyan ng pulis na nagtanggal dito sa laro. Patuloy na hinahabol ng isa pang kotse ng pulisya ang kriminal na nagsisimulang banggain ang kanilang sasakyan gamit ang kanyang van hanggang sa magdulot ito ng aksidente na nagdudulot ng pagkakabanggaan ng pareho. Agad na nagmamadali si Luis na kumuha ng larawan ng lahat ng mga katawan at biglang inanunsyo na patay na ang kriminal. Hinihiling niya kay Rick na magbigay ng pahayag on record upang matutupad tungkol sa mga kakilakilabot na eksena. Pero nang lumapit si Rick, lumalabas na buhay pa ang kriminal at binaril si Rick. Hindi nagulat si Luis at patuloy na kumukuha ng video habang lumalabas ang kriminal sa kotse. Ngunit bago pa man siya makapanakit kay Luis, naririnig niya ang pagdating ng pulisya at sinusubukang tumakas. Gayunpaman, agad siyang binaril ng mga pulis. Pagkatapos, tiningnan ni Luis si Rick at hinunan ng tala ang kanyang mga sugat na nagpaparealize kay Rick na alam pala ni Luis na buhay ang kriminal at ginamit si Rick para makakuha ng mas magandang kwento. Hindi nagpapakita ng pagsisisi si Luis at kinuha niya ang camera ni Rick pagkatapos itong mamatay. Pagkatapos, dinala ni Luis ang lahat ng footage kay Nina na labis na natuwa sa lahat ng nakakagimbal na mga imahe. Bago sila mag-live, sinabihan siya ni Frank na may isang lihim ngunit mapagkakatiwala ang pinagmulan na nagsabi sa kanya na ang krimen sa bahay ay hindi mga random na loko na nalasing. Marahas. Ang pamilya pala ay bahagi ng mob at sila ay nagtatago ng ilegal na mga substansya. Ngunit, tumanggi si Nina na idagdag ang detalye ngayon sa kwento, sinasabing mas mabenta ang trahedya ng karaniwang tao. Sinabi sa kanya ni Frank na parang si Luis ang kanyang dating, ngunit tinanggap ito ni Nina bilang papuri, na sinasabing si Luis ang nagbigay inspirasyon sa kanila upang maghangad pa ng mas mataas. Kalaunan, dumating si Detective Frontieri sa istasyon at hinihingi ang footage dahil ebidensya ito, pero tumanggi si Nina na isuko ang mga tape ng walang warrant. Pagkatapos ay dinala si Luis ni Frontieri sa istasyon para tanungin, pero nanatili siyang kalmado at kumapit sa kanyang kwento. Lalong nagagalit si Frontier habang tumatagal at tinatawag niya ito dahil sa kanyang baliw at imoral na mga patakaran sa trabaho. Ngunit kailangan niyang palayain ito dahil wala siyang ebidensya. Ilang gabi pagkatapos, nagkaroon si Louie ng dalawang van na may logo ng Video Production News at kumuha ng tatlong interns. Hindi niya babayaran ng sino man sa kanila, pero nangako siyang hindi niya ipapagawa sa kanila ang anumang bagay na hindi niya gagawin bago sila magkasamang umalis para hanapin ang susunod na kwento.